Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, mayroon na naman tayong tatalakayin ngayon na very important. Sa mga hindi pa alam, please watch this video, guys. So, yung topic natin ngayon na tatalakayin ay tungkol sa kung paano ba maging original account yung ating mga TikTok account or mga TikTok. Yeah, TikTok account. So, let's start, guys. First, punta tayo sa TikTok natin. Or kung wala pa kayong TikTok, punta kayo sa Play Store at mag-download ng TikTok account. So, kung meron na kayong TikTok, okay na. Ready na tayo. Click lang natin yung TikTok account natin. Syempre, importante na din yung ano natin. Pinaka-importante na din yung may load tayo at may yan, load nga at wifi. So, let's start. Hanap muna tayo dito ng mga sikat na finalo natin. Check natin. Ayan guys, sino ba to? Sorry. Si Makaganda na lang. Yan. Diba yung sa last name niya is merong check? Ibig sabihin, yung account niya is naka-pro na siya at original account na may check na color blue sa gilid. Okay, let's start guys for our tutorial. First, punta tayo dito sa baba. Etong may me na nakalagay. Etong pinaka-account natin, syempre, click lang natin yung me. At pag na-click na natin yon, dadalhin tayo dito sa ating pinaka kung sa ating pa pinaka ano to, pinaka timeline kung sa Facebook pa. Or eto na yung loob ng ating TikTok. And then click natin to guys yung tatlong dot dito sa right side sa taas. Ayan. And ito yung lalabas. Settings and privacy. So, ito yung loob ng settings. But, pupunta tayo sa manage account. Ayan. Click lang natin yung manage account. At, nandito lang tayo sa manage account. Punta tayo dito sa pinaka baba. Sumunod ng password. Switch to personal account. Yan yung ikiklik natin. Click lang natin to. Ayan. And then, ito yung lalabas pag na-click natin to. If you switch to personal account, you won't be able to access analytics for current and future posts. You also won't receive updates about latest creator account tools or new brand invitations. You can switch back to creator account anytime. So, next is, i-click lang natin tong switch back. Ayan. And then, pag na-click na natin yung switch back, yung account control is magiging switch to pro account. So, kiklik na natin yung pro account. Yan. Then, wait lang natin. Wait lang natin, guys. Ayan. And then, pag na-click na natin, ito yung lalabas. Meron dito creator and business. So, dito tayo sa creator. Then, dito sa baba ng creator, may next. Kiklik lang natin yung next. Ayan. Then, choose a category. Siyempre, kung ito lahat ang category nila. Ito yung lahat ng mga category nila. Art, beauty, fashion, brand, consultant, education, entertainment, food and cooking, and others. So, kung ano yung mga ina-upload mo sa TikTok mo, pipili ka na lang dito. Sample, beauty and fashion. Sample yan, beauty and fashion. Yun yung ano mo, yun yung ina-upload mo sa TikTok account mo. Di, isiset mo siya beauty and fashions. But ako naman is kahit anong pinagagawa ko. So, ang ikiklik ko dito is entertainment. Ikiklik lang natin tong entertainment. Ayan, and then click lang natin yung next sa baba. Ayan. And then, pupunta tayo sa gender.
Yung sa gender, pipili ka dito. Syempre, if lalaki ka or babae. Yan. So, dahil babae ako, kiklik natin ang female. And then, sa baba, may done. Ikiklik lang natin yung done. Ayan. Then, wait lang natin. So, ito yung lalabas. Welcome to your creator account. Ayan. And then, click lang natin yung explore analytics natin. Check natin. Wait lang. And then, that's it guys. Ito yung analytics natin. Katulad din ito sa YouTube. Ayan. Ito yung mga profile views. O, sa profile views, ayan, may apat nanood sa akin, pero parang hindi tinapos yung videos. Then, sa followers, we have 1,098 followers, pero minsan bumababa din yan. And then, sa video views naman, ito, nasa 46.46% lang ako, nasa 145 lang yung nanonood ng videos ko. Then, mga content, click lang natin yung content, ito yung mga content na pinanggagawa ko. Ano lang, ito ngayong March to, nung March. And then, followers, yon. Ito naman guys, pag clinic mo yung followers, syempre nasa 1,098 followers tayo, but meron ditong chart. Nasa, mas madami yung babae kaysa sa lalaki na nag-follow sa akin. Almost 66.8% female na nag-follow sa akin and 33.2% naman sa male na nag-follow sa akin. Pero thank you guys sa mga nag-follow sa akin. And top priorities, it means yung mga nanonood sa'yo, mostly Philippines, ayan, nasa 94% yung manonood sa atin. And dito naman sa pinakababa is follower activity. Ayan, ito yung follower activity natin. Yan guys, and live. So, wala pa tayong live. Ayan, hindi ako nagla-live. So guys, hanggang dito sa TikTok Pro. Parang pinaka ano, original account, yun yung pinaka point doon. So, magtataka kayo kasi wala pang check dito sa gilid ng pangalan natin. Yan, sa circle ko na lang yan. Kasi ngayon, hindi pa tayo sikat sa TikTok. Tapos, yung followers natin is na kukunti pa lang. Yung pinaka-target kasi nyan, para magkaroon ka ng check dyan, dito, yung color blue, yung katulad sa ibang mga sikat na TikToker, is nasa almost 5,000 plus followers and madaming hearts. Yun guys, sana nagustuhan nyo yung tutorial ko ngayon, and if you're interested and if you like it guys, at kung may natutunan kayo sa video ko na to, please do subscribe to my YouTube channel and click the tiny button para updated kayo sa mga bago kong vlogs na i-upload, and pa-share na din guys. Thank you so much. Bye-bye. Mwah.